second. What's up mga tropa, so welcome back to my channel. So today magre-review tayo ng one of the most budget kicks ng Nike, which is the Nike Precision 3. So yun guys, before natin i-start yan, syempre wag nyo makakalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel para mas at i-hit ang notification bell sa gilid ng subscribe button para ma-notify kayo kung meron tayong bagong vlog. So yun guys, i-review natin tong sapatos na to. So start na natin siya. Bali, as per my research, meron kasing mga nagre-review na mga expert talaga sa sapatos when it comes to this kind of basketball shoes. So, itong basketball shoes na to guys, ito yung tinatawag nila Nike Precision 3. So, this is budget kicks model ng Nike. And, ayun, as nakikita ko, parang kino-compare yung performance nito sa PG3 tsaka Kyrie 5. Parang ito yung tinatawag nyo ng budget Kyrie 5 and PG3. So yan guys, ito yung traction niya, as you can see. This is solid outsole. And then the upper of the shoes made by fabric mesh. Yan, sobrang breathable niya. Tapos guys, tinest ko siya, bali yung sa traction, sobrang solid na ito guys kung gagamitin nyo sa outdoor courts. Syempre yung makinis na outdoor courts ha. Especially kung gagamitin mo rin siya sa indoor courts like wooden court. Sobrang solid na ito guys, grabe yung traction niya, wala akong masabi, sobrang performance wise. Tapos yun nga, budget kicks kasi to, so mabibili mo lang siya sa halagang 2,300. So meron isang page na nagbebenta ng ganito na 2,300 lang guys. So kung bibili ka ng OEM ng mga Kyrie 5, SpongeBob, yun guys, perform sa kung bibili ka lang ng mga ganong klaseng sapatos guys, syempre mas bumili ka na lang ng mga original katulad nito. Sobrang sulit ng 2,300 mo nito kaysa bibili ka ng mga OEM. Hindi ko naman sinisiraan yung mga OEM seller, pero syempre kung gusto mo ng performance wise sa sapatos na sobrang budget lang, eto, meron ka ng Nike Precision 3 which is 2,300 pesos, legit pa, tapos napakaganda pa ng performance guys. Eto kasi guys, mas mapoprotektahan niya yung ankle mo yan, as you can see mga tropa yan. Protected yung ankle mo rito, unlike kung bibili ka ng mga OEM. Hindi natin kasi masasabi yung material ng OEM mga katropa, kasi ang OEM hindi naman nila gayang-gaya yung buong-buong material ng isang sapatos ang pinaggagayahan nila. So kung bibili ka nun, eto ka na lang. Sobrang sulit na ito guys. The traction, grabe, wala akong masabi, sobrang kapit. And then about sa sizing naman na ito mga katropa, bali true to size siya, bali meron ako, eto size 10 to mga katropa, so sobrang fit ng niya, sobrang fit sa paa nito, sa tapos tabol. About sa sizing nito mga katropa, true to size kasi to, bali size 10 kasi ako, sobrang breathable nitong sapatos na to sa akin pa. So sa mga ibang basketball shoes kasi mga katropa, nagsa size 10.5 ako katulad ng Kyrie 5. PG3 kasi sobrang snug fit nun. So, and Kyrie Flytrap 2. So, sobrang snug fit nun. Nagdadagdag ako ng 0.5. Unlike dito guys, sobrang true to size, which is size 10 ako. Size 10 din. May space pa nga actually. Medyo malaki siya ng konti. So, kung kukuha kayo guys, kung ano yung size nyo sa sapatos, yun lang yung kukunin nyo. Much better para yun, hindi kayo magsisi. Kasi kung bibili kayo ng malaki na ito, baka kayo lang din mahirapan pag maglalaro kayo. Mamaya niya hindi kayo makagalaw na maayos.
Tapos about sa performance nito guys, grabe, sobrang ganda. Bali, mapoprovide niya yung gusto mong gawin sa court. Sobrang responsive ng galaw. Nang galaw ko rito nung naglalaro ako ng basketball sa outdoor court. Bali, yung court kasi sa amin, outdoor, so wala akong problema. Wala naman akong naging problema sa paglalaro ko nun. On that time, grabe, sobrang kapit talaga niya. Wala akong masabi. Performance-wise talaga, yun guys, 2,300, grabe. Mabibili mo lang siya ng 2,300. So, kung saan kayo makabili ng 2,300 na ito guys, bali, ilalagay ko yung link sa baba kung saan nyo siya pwede mabili. So, yun yung Will Sports House. Doon guys, mabibili siya ng 2,300. Pero kung gusto nyo talaga, legit naman yung guys actually, 2,300, legit to, 100%. Bali, hindi yung nagbebenta ng mga fake, yung Will Sports House. Bali, hindi siya nagbebenta ng mga fakes. Yun, kung bibili kayo ng OEM, it's up to you kung gusto nyo na maporma. Pero kung bibili ka ng sapato sa sobrang tibay, tapos performance wise dito ka na lang syempre. Ito 2,300, legit na, tapos ang ganda pa ng performance unlike sa OEM. Hindi ko naman ayun, ulit-ulitin ko, hindi ko sinisiraan yung mga OEM seller. Kung gusto nyo lang talaga ng magandang performance sa pagbabasketball off the court, syempre ito ka na. Tapos yun guys, kagandahan kasi dito talaga, mas mapoprotektahan nyo yung paa mo. Yun, paulit-ulit na tayo. Kasi, yun nga, kung gusto mo talaga, kung ayaw mo talaga may injury, bumili ka na ng legit kasi bibili ka ng OEM, Class A, or whatever. Yun, guys, pinopromote ko talaga yung mga legit, syempre. Mas mapoprovide niya kasi yung supports when it comes to game. Tapos, yun, guys, bago tayo magtapos, syempre, wag na wag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa atin para mas lumakas pa yung ating channel, makagawa pa tayo ng iba't ibang review syempre para magkaroon pa tayo ng iba't ibang topics. Syempre, the more the merrier. Kung mas maraming subscribers, mas gaganahan tayo gumawa ng iba't ibang content. Yan guys, maraming salamat sa pag-suporta niyo sa akin. Wag niyo kakalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa gilid ng subscribe button para ma-notify kayo kung meron tayong bagong vlog about sa shoes. Yun guys, yun, ulitin ko ulit yung kung saan ko to nabili, lalagay ko yung link sa baba. Yun guys, maraming salamat, God bless, kita-kits ulit mga katropa.